Ayan mga idol, marami nag-request at marami nag-comment na gawan ko raw ulit ng video kung paano ginagawa yung suka na nabibili natin sa wheat market sa mga palengke mga idol. Yung may mga may label pero hindi natin kilala, yung mga nakalagay lang sa plastic o nakalagay sa galon na walang mga tatak, pero may mga label naman siya pero hindi po natin kilala at hindi po authorized yan sa mga malalaking supermarket. So ayan, ito na po ang acetic. Ayan, meron po tayong apat na galon na tubig. So ayan po yung tinatawag na acetic na nabibili po sa mga palengke. So yung gatas na tinatanong niyo po, ayan, booster yan, kasama talaga yan mga idol, yung booster na yan, yan po ay yung nagpapakulay. So depende po sa templada nyo, pwedeng apat na galon, pwedeng limang galon, isang container po ang katumbas nitong isang buti na acetic. Yan po yung mga nabibili nating suka na nakabalot ng plastic sa ating mga palengke, nakalagay sa galon na may mga ibang tatak. So sa maniwala kayo sa hindi, yun po ang katotohanan na ang binibili nating suka ay ganyan po mga idol, acetic po, tinitimpla lang po nila yan sa palengke. Yung puti na yan ay yan po yung booster na tinatawag at kasama talaga yan sa pagbili natin pag bumili man tayo ng acetic mga idol. So nabili ko nga pala yan ay sa Pasig Mega Market, so mayroon din yan sa mga ibang mga palengke. Ayan mga idol, so ganyan lang ang templada. So ang katumbas po ng isang buti ay limang galon or isang container na tubig. So ginawa rito ay pwedeng apat na galon, depende. So mga idol, paalala lang, hindi ko po ito ginawa para ito ay aking gagamitin. Ako po ay hindi gumagamit ng ganitong suka dahil unang-una pwede naman tayong bumili ng branded, ayan yung mga nasa supermarket. So ginawa ko ito bilang paalala sa inyo at para malaman nyo na rin na kung anong klaseng mga suka binibili natin sa mga palengke, lalong-lalo na yung walang mga tatak mga idol. Ayan, kaya ginawa ko to para po sa inyo, para sa inyong kaalaman. So hindi ko po ito nirekomenda na gamitin nyo mga idol. So ayan, ganyan lang po ang paggawa ng suka. Pero sa totoo lang, ayan, nag-additional tayo pala rito ng asin mga kalahating cup. Pero sa totoo lang, yung in-additional ko na asin based po sa katanungan ko, ako yung nagtanong-tanong rin doon sa mga gumagawa doon sa palengke, sa mga nagtitimpla at sa mga bumibili, na ganun daw ang sistema nila ng pagtimpla, nilalagyan rin nila ng asin at ganyan talaga. Ayan naman ay nakuha ko lang po sa mga mamimili lang din doon, dahil marami po talaga ang bumibili, lalo-lalo na yung may mga sariling negosyong ihawan, may mga malalakas na mga kantin. Kahit sa mga restaurant po ay minsan gumagamit rin ito dahil minsan dinideliver nila to sa mga kainan mga idol. Ayan, kung titingnan niyo ang kulay niya, walang pinagkaiba roon sa mga branded na suka. So hindi ko na lang babanggitin kung anong klase mga branded yon. So halos parehas lang, pero sa pagkakaalam ko, kahit yung mga branded, siyempre may mga ganito rin siguro silang hinahalo yung mga acetic na to. Dahil unang-una, saan sila kumukuha ng ganung karaming produce ng suka? Siyempre, wala namang ganung suka na supplier sila na galing sa mga native na sukaan mga idol, diba? Sa mga natural na sukaan. So, siyempre, siguro, mga branded siguro, gumagamit rin ng ganito. Hindi lang sila halata. Dahil unang-una, branded nga naman sila mga idol. Ayan, at maraming salamat. Paalala, hindi ko po ito pinopromote na gamitin nyo. Ginawa ko po ito para po sa inyong kaalaman ang pagtimpla po ng suka ng acetic na nabibili po natin sa mga palengke. Lalong-lalo na po yung mga walang label mga idol. Ayan, based lang po sa mga nag-request sa akin na gawan ko ulit ng content itong paggawa ng suka, dahil siyempre marami yatang nagkaka-interest, dahil lalo-lalo na yung binibiling suka ay 100 plus ang isang galon. So ito 65 pesos, so limang galon na. So kung medyo tapangan mo, gawin mo lang apat na galon, so malaking tipid pa rin mga idol. Ayan, pero sa lasa halos magkaparehas lang naman sa amoy, pero paalala, hindi ko po ito nire-recommenda. Ayan mga idol, salamat po.